Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa isang panibagong bugso ng mga text scam. Kabilang dyan, ang nagsasabing may gumagamit daw ng inyong credit card, pati no contact na pagsita umano ng MMDA sa inyong traffic violation. Nakatutok si Chino Gaston. Madalas ka bang makatanggap ng mga text messages na nananakot, nangiinganyo o kaya ay tumatawag ng pansin sa mga transaksyon na hindi mo naman ginawa? Mag-ingat sa pagsagot o pag-click ng mga nakalagay na link dito dahil ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, posibleng sindikato ang nasa likod nito. Isa raw sa usong modus ngayon ay may tatawag o magte-text na may gumamit umano ng inyong credit o debit card. Dahil ikaw ay mag-aalala at matataranta sa laki ng bayarin, posibleng mabiktima ka ng sindikato na hawak na pala ang iyong pangalan, bank o credit card account number at ibang personal details. Advice ka, since you did not make these purchases, I will send you a code. And you send this code to this cellphone number. Doon ka nga ngayon mahuhuli kasi yung cellphone number na yun are unregistered. And yet it is receiving data. You have a number of your account officers. Tawagan nyo agad before you take action and start talking to strangers. Hindi lang text ang gamit ng mga masasamang loob. Si Henry, di niya tunay na pangalan, naging biktima ng magkaproblema siya sa kanyang digital wallet. May isang email address na inalok sa kanya ng mga kakilala na kaya raw lumutas ng kanyang problema dahil empleyado daw ito ng digital wallet company. Isa pang lumilitaw na modus ngayon ng mga text messages na umano'y galing sa MMDA tungkol sa mga violations ng No Contact Apprehension Program o NCAP. Nilinaw ng MMDA na suspendido mula pa 2022 ang NCAP at hindi sa kanila galing ang mga messages na ito. On the part ng individual victim, siyempre kung medyo naniwala siya, he will be a victim amount. Of course, on the part naman ng MMDA, nadadrag yung pangalan namin. Definitely, ang NCAP natin ay suspended. So it is very possible na yan ay magagaling sa MMDA. Humingi na ng tulong ang MMDA sa PNP at CICC para mahuli ang grupo sa likod ng mga scam text messages. Meron kaming mga tinitingnan na mga numbers. Of course, hindi natin pwedeng i-disclose yan. Hindi tayo papayag na itong bagong modus na to ay mag-proliferate at maraming mabiktima ang mga kababayan natin. Payo ng CICC sa mga mamamayan, huwag i-post ang mga litrato ng ID, bank accounts, credit cards o mga billing statements sa social media o internet. Kung may problema sa bank account, kausapin ang account manager ng banko at huwag na huwag magbibigay ng detalye tungkol sa inyong digital wallet o bank accounts sa mga hindi nyo kilalang tao, mapasa telepono man o email. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.